11 KO, 12 losses, at may isang tabla. Yan ang kasalukuyang kartada ng kababayan natin si Jan, the disaster Jimeno. Sa unang tingin ay iisipin mong walang special sa fighter na ito. At akakalain mong isa lamang itong talo ng boksingero dahil sa dami ng talo nito. Yung tipong ginagawang pan-tune-up ng mga papasibol pa lamang na boxer. Pero saan ka mga brad? Sabihin na natin hindi kagandahan ang record ng fighter na ito. Pero walang boxer ang dapat magkumpiyansa pag siya ang kaharap. Sapagkat may kabigatan din ang kamao nito. Sa katunayan mga brad, kung ating babalikan ang naging laban niya noong taong 2016, sa binibuild up na 19-0 undefeated prospect noon ng top rank na si Toka Canclari ay nagawa nitong maka-score ng upset. Ito ay matapos niyang inakaot sa unang round ang undefeated prospect. At nitong November 23, 2019 lang, isa na namang undefeated record ang winasak nitong si Jimeno. Ito ay nang makasagupa niya ang nooy 11-0 na si Arnold Alejandro, isang Amerikano, para sa isang 8-round schedule super featherweight bout. Ang sagupang ito ay isa sa mga undercard ng rematch ng Wilder versus Ortiz na ginanap sa MGM Grand Arena, Las Vegas, Nevada, USA. Sa unang round pa lang, ay naka-score na agad ng knockdown itong si Jimeno matapos sumagpul ang isang left hook sa mukha ng Amerikano. Nakatayo pa naman ito at nagawang mapatuloy. Matapos makarecover sa pagkaka-knockdown, ay nagawa pa nitong madumina ang sumunod na apat na round. Ngunit pagsapit ng round 5, ay dito na nag-umpisang maging agresibo si Jimeno. At sa hindi inaasahan, ay biglang nagpakawala itong si Jimeno ng isang solid right hook na tumama sa mukha ni Alejandro. Pagsak ang Amerikano. I told you! That was pathetic! I don't think he's gonna get up, Felix! It's all over! John Jimeno! One punch knockout! Flatlines! Alejandro here at the MGM! Oh my goodness! Boom! Ooh! Now that's it, he's out. He's out! Oh man! What a right by Jimeno. We told you he looked a little better in the fifth round. And down he went. What a knockout! He knew right away! Sa pagkakataong ito, ay hindi na nakatayo ang undefeated prospect. At naka-score na naman itong si Jimeno ng isang upset sa ikatlong pagkakataon. Panalo ito via knockout sa round 5. I'm gonna do the same. I'm gonna go for knockout. I'm gonna punish my opponent. I just hope nothing bad gonna happen. He's gonna walk out by his legs from ring, but I cannot destroy. I'm gonna smash him. Yan ang mismong sinabi ng unbeaten IBF title holder noon na si Big the Raging Bull Darkinian sa kababayan nating si Nonito, the Filipino Flash Donaire, bago ang kanilang sagupaan noong taong 2007. Ang ibig sabihin ni The Raging Bull dito mga brad, ay matutulad daw si Nonito sa nangyari sa kuya niyang si Glenn Donaire. Na kung ating matatandaan, taong 2006, naglaban si Glenn at Darkinian, kung saan natalo si Glenn matapos itong sumuko sa ika-anim na round. Ito ay dahil nabasag ang pangalan nito sa kanilang laban, matapos masiko noong round 3. And he shakes it afterwards. At mas lumala pa noong tamaan ng isang right straight noong round 6. Samantala, isang taon lang ang nakalipas, ay nabigyan ng pagkakataon si Nonito upang sumabak para sa isang world title fight. Ito nga ay nang harapin niya ang tumalo sa kanyang kapatid na si Big Darkinian. Sa labang ito, ay hangad din ng Pinoy na maipaghiganti ang pagkatalo ng kanyang kuya sa kamay ng hambog na Armenian fighter. Mula super flyweight ay bumaba itong si Nonito ng timbang patungong flyweight para lang makalaban itong si The Raging Bull. Noong mga panahong ito, ay bit-bit pa ni Darkinian ang malinis na record na 28 wins, 22 knockouts at walang talo. Samantalang si Nonito naman ay may 17 wins, 10 knockout at isang talo lamang. Halimaw na may tuturing sa flyweight division
itong si Darcinha noong mga panahong ito. Samantalang si Nonito naman ay hindi pa masyadong kilala at upcoming prospect pa lang. Kaya naman sa kanilang sagupaan ay heavy underdog ang Pinoy fighter. Ngunit pagdating sa mismong laban, ay tila kabaliktaran ang nangyari. Sapagkat si Darcinyan ang nagmukhang dehado sa laban, imbis na si Nonito. Unang round pa lang ay makailang beses nang kumunekta ang counter left hook ni Donaire sa mukha ni The Raging Bull. There's a nice left, counter left took by Donaire. The trick for Donaire was to counter well as Darcinyan came in and for the most part he had... Ilang segundo bago matapos ang round 3, ay muli na naman kumunekta ang kaliwa ng Pinoy fighter at bahagyang nahilo si Darcinyan. Tapos na sana ang laban dito mga brad. Ngunit kinulang na din sa oras kaya hindi na nagawang mag-follow up ninyo nito para tapusin ang kalaban. Kung sa mga previous rounds ay hindi tumatama ng malinis ang pamatay na kaliwang suntok ninyo nito, dito sa round 5 ay napuruan na ng gusto ang Armenian fighter. Matapos kumunekta ng solid ang signature counter left hook nito sa mukha ni Darcinyan. Finish him! Sinubukan pa namang tumayo ni The Raging Bull dito mga brad. Ngunit dahil na din sa tindi at lakas ng sinalo nitong suntok, ay kitang wasak na talaga ito at hindi na kayang magpatuloy pa. Dahil dito ay tagumpay si Nonito na maiganti ang kanyang kuya na si Glenn sa kamay ng hambong na si Darcinyan. At naagaw pa nito ang IVF flyweight title. At ang matindi pa dito mga brad, dahil sa ganda ng knockout win nito, ay tinanghal ito bilang 2007 Knockout of the Year at Upset of the Year ng The Ring Magazine. Matapos maagaw ng tinaguri ang angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero, ang IBF World Flyweight Title sa madayang undefeated Thai fighter na si Angat Ruben Ruweng noong taong 2016. Oh, look at that! And a traded hook! Count left hook! Amas was blocked, but Casimero landed flush on the chin. And then finally, the left hook to the body. Ay muli itong isinagupa sa isa pang undefeated fighter. At ito ay sa tiga UK na si Charlie Edwards, isang dating European bronze medalist na may malawak na karanasan pagdating sa amateur boxing. Kung saan nagawa nitong manalo ng ilang gintong medalya sa Great Britain at English National Competitions. 2015 ang mapasa kamay nito ang Regional English Flyweight Title. At matapos nito ay ang WBC International Silver Flyweight Title. Nang talunin nito ang kapwa Briton na si Luke Winton via unanimous. Noong mga panahong ito, ay bitbit pa ni Edward ang malinis na kartadang 8 wins, 3 knockouts, at walang talo. Samantalang si Casimero naman ay may 22 wins, 14 knockouts, at 3 talo. Ito ang unang pagdepensa ng Pinoy sa kanyang titulo. Marami ang nagsasabi noon na masyado pang maaga para sumabak itong si Edward para sa isang major world title fight. Ngunit ayon mismo sa Briton, ay kaya na daw niya. At kumpiyansa siya na kaya niyang umiskor ng isang upset sa laban. I feel ready, I'm confident, I can do the business. I've looked at Casimero and I really, really do believe that I'm going to take that title away from him. And I'm going to take it, so I'm going to introduce myself to the world scene on Saturday. At sa mismong weigh-in nga, bago ang kanilang sagupaan, ay inangasan pa nito si Cuadro Alas. Makikitang sumisenyas ito at tila gustong ipayawating na maaagaw niya ang titulo sa Pinoy Champion pagkatapos ng kanilang sagupaan. Sa mismong laban ay makikita ang height and reach advantage ng Briton. Ngunit kahit gano'n,
ay hindi naman ito naging problema kay Cuatro Alas. At nangibabaw pa din ang malawak na karanasan nito pagdating sa laban. Şu ana kadar bunu göstermedi. Ağırlığı koysa maça ciddi pozisyonlar yaratabilir. Ay dito na naglaho ng tuluyan ang pangarap ni Edward na maging isang world champion matapos sumapol ang isang napakalakas na counter left hook sa panganito. Tumayo pa naman ito at muling lumaban. Ngunit hindi na siya binigyan ni Cuatro Alas ng pagkakataon upang makarecover. At agad ding tinapos ang laban. Thank you for watching and don't forget to subscribe.